Hi guys, welcome nga pala sa ating YouTube channel. Alam nyo ba na meron tayong bagong batas ngayon na tinatawag na SIM Registration Act? Kaya for today's video, pag-usapan natin kung ano bang meron sa bagong batas ngayon na SIM Registration Act at magsisimula ngayong December 27. So bago natin pagpatuloy, intro muna tayo. Meron tayong bagong batas na SIM Registration Act na kung saan umpisahan itong ipatupad ngayong December 27. Paano nga ba ang SIM Registration Act? Paano iparehistro yung SIM card natin? Ganito yan guys, simula December 27, ang bawat telecommunication company ay maglalabas ng website o kaya mobile application na kung saan doon tayo magpaparehistro ng ating mga SIM card. Pero kung ito naman ay minor de edad or 18 years old pababa, i-re-register mo yung SIM card mo sa ilalim ng pangalan ng iyong mga magulang o yung mga guardian. Sa registration form naman, ito naman yung mga information na kailangan mong fill upan. Kailangan mo ilagay yung full name o full name ng iyong guardian kung ikaw ay minor de edad, complete address, date of birth, sex, SIM number, at SIM serial number. Bukod sa personal information mo, kailangan mo din mag-submit ng valid IDs. Ito alistahan ng mga valid ID na kailangan mo i-submit. Driver's license, firearms license, IDP ID, NBI clearance, OWA ID, passport, Philippine National ID, police clearance, PRC ID, PWD card, senior citizens card, SSS or GSIS card, PIN ID, UMIT card, voters ID, at iba pang valid government issues ID. Kung sakali naman walang signal sa ating lugar o kaya malayo ang ating tinitirhan, puntahan tayo ng mga telco o ng telecommunication companies at ahensya ng gobyerno para maiparehistro ang ating mga SIM card. Huwag po kayo mag-alala dahil wala po kayong babayaran sa pag-rehistro ng inyong SIM card. Kung sakali naman na marami tayong SIM card, wala namang problema, huwag tayo mag-alala dahil hindi naman tayo nililimitahan na bumili ng maraming SIM card. Ang mahalaga ay maparehistro natin lahat ng ito. Kapag hindi naman natin naparehistro ang ating SIM card o ayaw natin ito iparehistro, meron tayong 6 months o 180 days para iparehistro ang ating SIM card. At pwede itong ma-extend ng 4 months o 120 days. Pagkatapos nun at hindi pa narehistro ang ating SIM card, ma-deactivate ang ating SIM card. Kapag na-deactivate ang ating SIM card, pwede mo ito ma-reactivate within 5 days. So ayan guys, sa darating December 27, 2022, pa-register na natin yung ating mga SIM card. Pinatupad daw yung batas na ito para maiwasan na yung mga scam sa pamagitan ng mga text messages. At matris, isa nanggagaling yung mga ganong klaseng scam. Kung nagustuhan mo itong video na to, palike naman at pa-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat!